Ayo, welcome to my blog. Carut, carut lampa nih. Subuh. Hindi ako marunong mag-blog, hindi ako marunong magsalita. Yeah. Gaya-gaya lang. Marami kasi bali nung nalaman kasi ng iba na sabi ko parang gusto ko mag-vlog ganito ganyan, marami ang pinagtatawanan ako. Yun kaya sabi ko bakit hindi ko subukan. Yun kaya bulol kasi ako magsalita, bulol. Tsaka, hindi ako mahilig makisalamuha sa tao. Yeah. Walang idea kung paano mag-vlog, gumawa ng vlog. Walang maisip na tamang content. Yeah. Yeah. Tsamba na lang kung may mag-support. Tsamba na lang kung may mag-welcome. Yan. Ay, sana. Na-inspire ako sa mga vlogger pa kasi na tulad ni Ramil Manalastas, yung Tekram vlogger, yun. And then Virgiline. Grabe. Nag-vlog sila hindi para basta kumita lang ng tulad ng ibang vlogger na para makabili ng magagarang gamit, mga mamamahali na bahay, etc. Yung maka-earn para sa luho. Itong Tekram and Virgiline talagang ano sa makatulong ba? Meron din ang vlogger na tumutulong, kunwari, yun eh, ginagamit lang yung pagtulong nila para makain ng viewers, ayaw ko nang mention. Tulad nung ginagamit nila yung isang matanda, tapos ngayon nakain na ng viewers, mga likes, subscribes. Parang pinagpapasapasaan lang nila ng iba pang mga vlogger. Ginagamit lang. So, kawawa naman. Hindi naman ganun yung totoong pagtulong. Yan. Kaya ako na-inspire ako sa dalawang vlogger na yun. The best vlogger for me. Virgiline and Tekram. Sana mag-collab one day ang dalawa. So, yun. Mag-collab. And sana may mag-like din, may mag-subscribe din. Kahit wala akong maisip na content. So, siguro, ipo-focus ko yung vlog ko sa mga ginagawa ko araw-araw. Kasi, mag-isa lang naman ako parati. So, yun. Walang kaibigan. Walang pamilya. Mag-isa lang parati. Yan. Sana may manood ng mga walang kwentang vlog. Mga walang kwentang vlog. So, yun yung naging buhay ko. Simula noon hanggang ngayon, yung mag-isa na ako, mag-isa. Hindi ako sanay sa mga party. Yun. Kaya, marami ang nagsasabi na abnormal daw ako, may diferensya sa pag-iisip. Yun. Kaya tulad nito, magbablog ako yung mga walang kwentang bagay. So, kaya nung nalaman ng katrabaho ko na sabi ko gusto magblog ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tawanan sila. So, wala sila believe. Parang nasabi ko pa lang, pahatak na ako pababa. Yun. Kaya kasi ano, may diferensya nga daw sa pag-iisip.
Siguro kaya nasabi din ng mga katrabaho ko yun dati, kasi kapag inaasar nila ako, ang gusto nila kapag inaasar nila ako, sakyan ko. Pero ang nangyayari, kapag inaasar nila ako, nagagalit ako ng nagagalit. Hanggang sa nakapagbibitaw ng mga salitang ayaw nilang matanggap kasi sila patuloy ang pang-aasar. Ganun. So yun, nakakapagbitaw ako hanggang sa sinusumpa ako ganito ganyan. Lalo na yung isa kong katrabaho na mahilig umungol. Parang ano, sabi ko may anak ang nag-iisang babae, darating ang panahon na iiyak ka dahil merong bastos sa anak ng babae. Meron siyang nag-iisang anak. So ayaw na yung pati yung anak niya nadamay sa sinabi ko. Kasi yun siya, ganun siya mga sarasagin, mga ganun. Nangiinsulto ba? Yun, nakapagbitaw ako ng salita. Umali yun kasi siya yung may gawa, pero nadamay ko yung anak niya. Parang pinapamukha ko lang na yung kabastusan niya babalik sa anak niya. Ganon. Pero ang nangyayari, patuloy siya sa panginsulto. Kaya yun, dami kong nabitawan na salitang ayaw niyong marinig. Sabi nga, sama ng ugali ko. May diferensya ako sa pag-iisip. So, yun. Hanggang sa yung iba kong katrabaho, ganun din, iinsultuhin ako. Patapos na insultuhin ako pag sasabihan ko ng mga salitang ayaw nilang marinig. So, galit na galit sila sa akin. Kaya, ano ba, makita man nila yung vlog ko ngayon. So, ang mangyayari, baka isa sa kanila or sila ng mga napagsabihan ko ng mga bagay na ayaw nilang marinig, magiging basher ko. Tapos gagawa nila ng kwento. Yun. Pero ang totoo naman, kung hindi nila ako ininsulto, wala naman sila ano, kasi hindi naman ako dumadayo sa pwesto nila or hindi ko naman sila pinupunta na nagbibiroan sila tapos bigla akong pagsasabihan ng kung ano-ano. Kung wala silang ginagawa sa akin, hindi naman magbibitaw ng mga ganong salita na ayaw nilang marinig. So yun. Kaya galit na galit sila sa akin. Ayaw ko kasi ng mga ganon. Hindi ako sanay, hindi nga ako sanay makisalamuha sa tao kasi, pero ganon ginagawa nila. Hindi ako marunong makisama. Eh, alam na nilang hindi ako marunong makisama, inaasar pa ako ng inaasar. Kaya yun, nakakapagbitaw ng mga salitang ayaw nilang marinig. Tapos galit na galit sila sa akin at sasabihin na may salti ako. Mas, para sa akin kasi, mas may saltik sila. Kasi alam nilang ayaw ko ng ganun. Asar sila ng asar sa akin. Asar sila ng asar. So ngayon, napagsabihan ko ng mga salitang ayaw nilang marinig. Galit na galit. So tanggap ko naman na may salti ako, may diferensya sa pag-iisip. Kasi yun yung sabi nila din eh. Mas marami sila. So sinong paniniwalaan ko? Sarili ko. Sila, sila yung nakakakita sa akin. So yun. Wala. Hindi pa makatulog. May pasok pa mamaya.